Anong gagawin mo kung ang tao palang kinaiinisan mo ay nagkakagusto sa'yo? Na tipong kaya ka pala niya palaging inaaway ay para makuha ang atensyon mo. At paano kung mahulog ka rin sa kanya? May pag-asa bang mahalin siya? Handa ka bang mahalin ang taong halos matagal mo rin kinainisan? Clay, where are you? Sigaw ng isang gwapong lalaki habang naglalakad ito sa hallway. Halos lahat naman ng mga babae ay napatingin sa kanya. Mapapasyente o mga nurse ay hindi napigilan ang sariling magwapuhan sa kanya. Makisig na katawan, matangos na ilong, mapulang labi at napakagandang kulay asul na mata. Siya ang isang doktor sa ospital na ito. At halos lahat ng babae ay halos magkandarapa na mapansin niya lang. Habang naglalakad siya ay may nakasalubong siyang babae na nakapag-uniform ng nurse na kasalukuyang umiinom ng milk tea. Ang ingay mo naman! Ano bang kailangan mo sa akin at kung makasigaw ka ay nawalan ka ng pera? Inis na saad ng isang babae bago niya inirapan ng lalaki. Kung saan-saan ka kasi pumupunta, Clay? Sumunod ka nga sa akin sa opisina at maipapagawa ko sa'yo. Inis na saad ng lalaki. Dahilan para mapairap si Clay. Kung makapag-utos ka, feeling boss ka lang dyan, Anthony. Taas kilay na saad ni Clay. Huwag ka ng maraming satsat at may meeting pa ako. Siguraduhin mong matatapos mo yun bago mag-alas 6 ng gabi. Nakakainis ka ng lalaki ka? Bakit pa palagi ako na lang yung inuutusan mo? Ang dami-daming nurse dyan, no? Pagre-reklamo ni Clay. Dahilan para mapangiti si Anthony. I don't care. Uutusan kita hanggat gusto ko. Manahimik ka na lang at baka hindi kita uwian ng pagkain mamaya. Saad ni Anthony bago niya binuksan ang pinto. Talaga? Anong pagkain? Bigla namang nagliwanag ang mukha ni Clay nang marinig niya ang salitang pagkain. Yung tira-tira ko. Saad niya dahilan para mapangiwi si Clay. Che, asik ni Clay bago niya inirapan si Anthony. Since wala ako dito mamaya at kailangan na yung mga papers by night, kailangan mo pirmahan ang lahat ng mga yan para maipasa mamaya. Huwag mo nang subukang tumanggi at magreklamo. Dahil si Doc Sullivan mismo yung nagsabi niyan. Napanguso na lang si Clay dahil sa sinabi ni Anthony. Wala naman siyang choice kaya napaupo na siya sa may swivel chair ni Anthony bago siya inabutan ng ballpen ito. Be a good girl and sign those papers for me, Clay. I'll be going now. Pagpapaalam ni Anthony bago siya lumabas at naiwan doon si Clay. Nakakainis talaga yung lalaking yun. Lahat na lang sa akin pinapagawa. Kapag talaga bumalik yun dito mamaya, mayayari talaga sa akin yun. Inis na saad ni Clay sa sarili bago siya huminga ng malalim at tumingin sa papel na nasa harapan niya. Oras na para simulan ang trabahong to at baka hindi ko to matapos kapag tumunga nga pa ako. Saad niya sa sarili bago kumuha ng ballpen at nagsimula na siyang pumirma doon sa mga papel. Halos ilang oras din ata siyang pumirma ng pumirma doon bago sa tuluyang natapos. Kaagad naman siyang napatingin sa may orasan at nakita niyang alas 5 na pala ng hapon. Biglang kumalam ang tiyan niya kaya napagpasahan niyang lumabas muna para bumili ng kakainin niya sa hapunan. Habang naglalakad siya sa hallway ay biglang nahagip ng mata niya ang isa sa mga gwapong doktor dito sa ospital na to. Hinahangaan ito ni Clay dahil sa ang kinitong galing at kagwapuhan bilang doktor. Siya si Dr. Sullivan. Kaagad namang naglakad papalapit si Clay kay Dr. Sullivan upang batiin ito. Good evening, Doc! Nakangiting pagbati niya sa doktor. Kaagad naman siya nginitian ito pabalik at binati. Good evening to Nurse Clay. Kumain ka na ba? Tanong nito kay Clay dahilan para kung ano-anong pumasok sa utak ng dalaga. OMG! Bakit niya ako tinatanong? Kapag ba sinabi kong hindi, aayain niya akong kumain kasabay siya? Hindi niya mapigilang mapangiti nang maisip niya yun. Pero akmang sasagutin na niya ang tanong ni Dr. Sullivan nang may umakbay sa kanya. Hi love! Pasensya na, na-late ako ng uwi. But don't worry because I buy you food. Saad ng kung sino, dahilan para magulat si Clay. Halos malaglag ang panga ni Clay na makita niyang si Anthony pala yun. Para namang kabuti tong lalaking to. Bigla-bigla na lang sumusulpot kung saan-saan. Tsaka anong love? May saltik ba siya? Inis na saad niya sa sarili habang pinipigilan ang sariling sapakin si Anthony na kasalukuyang nakangisi ngayon. Oh! Doc Sullivan, nandito ka pala. Good evening. Saad ni Anthony,
na parabang ngayon niya lang nakita na kausap ni Doc Sullivan si Clay. Good evening too, Doc Monveron. I see you're already back from the meeting. How did it go? Tanong ni Doc Sullivan. It was great, and they praised me for what I did last month. They said that they have a good news for me tomorrow, so I'm still waiting. Saad ni Anthony na parabang niyayabangan niya si Doc Sullivan. That's great, Doc Monveron, and congratulations. Pagbati ni Doc Sullivan. Thanks. Nurse Clay, I already bought food for us to eat. It's your favorite. Tara, kainin natin sa office. Saad niya bago inabot kay Clay ang paper bag na punong-puno ng pagkain. Oh, sabay kayong kakain? Biglang tanong ni Doc Sullivan, dahilan para mapatingin si Clay at Anthony sa kanya. Yeah, is there a problem? Taas kilay na tanong ni Anthony sa kanya. No, there's no problem. I was just about to ask Clay to eat with me, but she's going to eat with you. So maybe next time na lang. Saad ni Doc Sullivan habang si Clay naman ay nakanguso. Nasira kasi ang plano niya dahil sa lalaking yun. Anong next time na lang? Para namang papayag ako. Bulong ni Anthony, ngunit hindi ito narinig ni Clay at Doc Sullivan. Ano yun, Doc Monveron? Tanong ni Doc Sullivan, kaya naman peking umiti si Anthony bago ito nagsalita. Wala, Doc. Ang sabi ko, eat well. Saad niya at kagad namang umalis si Doc Sullivan. Kagad niyang hinigit si Clay papasok sa may opisina niya. Sira ulo ka ba, lalaki? Sayang yun, no? Inaya na ako ni Doc Sullivan na kumain kasama niya. Tapos bigla-bigla kang umiepal. Nakakainis ka talaga. Galit na sigaw ni Clay kay Anthony. Pero inirapan lang siya nito. Yeah, whatever. Saad ni Anthony bago niya isa-isang nilabas mula sa paper bag yung mga pagkain. Panira ka talaga ng diskarte kahit kailan. Simula pa nung high school, palagi mo nalang sinisira yung mga diskarte ko dun sa mga naging crush ko. Pagre-reklamo ni Clay habang patuloy pa rin si Anthony sa ginagawa niya. Huwag ka ngang sigaw ng sigaw. Bumili na ako ng favorite food mo. Kumain ka na lang at baka lumamig na yan. Anya na parabang hindi niya narinig ang mga sinabi ni Clay. Magsasalita pa sana si Clay nang biglang kumalam ang tiyan niya. Kaya naman umupo na lamang siya habang pinaghahanda siya ni Anthony ng pagkain. Teka lang, ikaw ba si Doc Anthony Monveron? Tanong ni Clay, dahilan para magtaka si Anthony. Pinagsasasabi ng babaeng to. Kulang na naman ba to sa kain? Saad ni Anthony sa sarili niya bago niya sinagot ang tanong ni Clay. Malamang ako yun. Ano ba yung mga sinasabi mong babae ka? Tanong nito, dahilan para matawa si Clay. Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba? Inis na asik ni Anthony bago siya nagsali ng tubig sa baso. Hindi sa ganon. Para kasing ang bait-bait mo ngayon. Hindi ka panipaniwala. Pang-aasar ni Clay, dahilan para mainis si Anthony. Ganyan pala ha. Maghanap ka ng sarili mong pagkain. Bahala ka dyan, hindi kita bibigyan. Saad ni Anthony dahilan para mapanguso si Clay. Ano ba naman, Anthony? Joke lang yun eh. Sabi ko nga ang bait mo tsaka ang gwapo mo pa. Pambubola ni Clay bago siya umupo sa harapan ni Anthony. Dahan-dahan sa pagkain ha. Baka mabulunan ka at mainit pa yan. Nakangising Saad niya dahilan para mapasimangot si Clay. Grabe naman ha, hindi naman ako ganun kumain oh. Nakangusong sad nito dahilan para mapatawa si Anthony. Whatever, kumain ka na lang at baka mamayat ka pa. Anya, bago sila nagsimulang kumain. Pagkatapos nilang kumain ay umuwi na rin silang dalawa. Kasalukuyang nakaupo si Anthony sa may swivel chair niya nang biglang pumasok ang isa sa mga head ng hospital sa opisina niya. Good morning, Doc Monveron. Bati nito. At kaagad naman siyang binati ni Anthony pabalik. It's been a long time, Sir Vincent. Ano po ang kailangan niyo sa akin? Tanong ni Anthony. So, Doc Monveron, willing ka bang magkaroon ng special job sa St. Luke Hospital? It will be a special opportunity for you. Saad ng isa sa mga head ng ospital. Hindi maipaliwanag ni Anthony ang saya niya nang marinig niya yun. Nagustuhan nila yung ginawa mo na surgery noon. At gusto nilang magkaroon ka ng special job sa St. Luke Hospital. They are willing to pay a lot of money. Dagdag pa nito. I guess I'll try. But I don't need the money. Anya bago sa tumingin sa relo niya.
Malapit na kasing mag-lunch break at balak niyang puntahan si Clay para sabayan kumain. Kung gusto mo, pwede kang magsama ng isang nurse doon para hindi ka mainip sa magiging kondo niyo. Tsaka since tutulungan ka naman niya, pwede mong ibigay sa kanya yung sasahudin mo dahil hindi mo naman kailangan ng pera. Saad ni Sir Vincent, dahilan para lumiwanag ang mukha ni Anthony. That would be great, sir. Can I choose the nurse who will be coming with me? Tanong ni Anthony at tumangon na lang si Sir Vincent. Ang napili ko ay si Nurse Clay. Mas okay na siya na lang yung makasama ko. Kasi halos lahat ng nurse dito hindi ko naman close. And she's an amazing nurse. Anya, at pumayag naman kaagad si Sir Vincent sa gusto ni Anthony. Okay, if that's what you want. Gabriel, call Kleina Rosales and bring her here para masabi ko na sa kanya ang tungkol dito. Utos ni Sir Vincent sa isa sa mga tauhan niya. Kaagad naman itong sumunod sa utos ni Sir Vincent at lumabas na sa opisina ni Anthony. Sa kabilang banda naman ay busy sa pagkain ng lunch si Clay habang nanonood dito ng paborito niyang movie sa cellphone niya. Habang kumakain siya ay nabigla siya nang tapikin siya ng kaibigan niya na isa ring nurse. Bakit, Fela? Tanong nito bago uminom ng juice. Tinatawag ka ng lalaki, saad ni Fela, bago niya itinuro si Gabriel. You must be Nurse Kleina Rosales. Pinapatawag po kayo ni Sir Vincent sa may office ni Doc Monveron. Anya, dahilan para kabahan si Clay. Bigla siyang napaisip dahil bakit parang biglaan naman ang pagtawag sa kanya ng isa sa mga head ng ospital. Hala ka, be. May ginawa ka na namang kalukuhan, no? Pang-aasar ni Fela kay Clay, habang si Clay naman ay kinakabahan. Wala, no? Matagal na akong nagpakabait. At wala naman akong naaalala na ginawa kong kalukuhan. Saad ni Clay bago siya lumapit doon sa lalaki. At nagsimula na silang maglakad papunta sa opisina ni Anthony. Sir, bakit ako pinapatawag ni Sir Vincent? Papagalitan niya ba ako? Promise, wala naman talaga akong ginawang kalukuhan. Anya, na nagpatawa doon sa lalaki. Malalaman mo kapag nandun ka na. Basta maghanda ka na lang. Anya, kaya naman mas lalong kinabahan si Clay. Ito namang si kuya ayaw pang sabihin. Baka ba masyado? Saad ni Clay sa sarili. Nang makarating na sila sa tapat ng opisina ni Anthony, kaagad na binuksan yun ni Gabriel at bumungad sa kanila ang nag-uusap na si Anthony at Sir Vincent. Good morning po, Sir Vincent. Ano po yung kailangan niyo sa akin? Tanong ni Clay. Good morning, Nurse Clay. Bakit parang kinakabahan ka? Natatawang saad ni Sir Vincent, habang si Anthony naman ay nagpipigil ng tawa. Sir, promise po talaga wala akong ginawang kalukuhan. Naging behave po at mabuti po kong nurse. Anya, na mas lalong nagpatawa kay Sir Vincent. Hindi naman kita pinapunta dito, Nurse Clay, para dyan. Saka alam ko namang nagbago ka na. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw ang makakasama ni Doc Monveron sa special job niya sa St. Luke Hospital. You will be accompanying him while working there. Triple ang magiging sahod niyo doon at malaking opportunity to para sa'yo. Sangayon ka ba? Tanong ni Sir Vincent. Nawala na ang kabang nararamdaman ni Clay at bigla itong napalitan ng excitement. Tripling sahod? Ang laking opportunity nito para sa nurse na katulad ko. Tsaka sino ba naman ako para tumanggi sa ganitong klaseng trabaho? Siyempre yes na kaagad yung sagot ko dyan, Sir Vincent. Masayang saad niya sa sarili. Opo, sir. Pumapayag po ako sa trabahong yan. Anya, na nagpangiti kay Sir Vincent. That's great. Now, go home and pack your things. Dahil aalis na kayo mamaya. Bilisan niyo lang ang pag-iimpake, ha? Anya, dahilan para mabigla si Clay. Sir, ngayon na? As in, right now na talaga? Tanong ni Clay dahilan para matawa sila. Yes, there's Clay. Kailangan kasi nandun na kayo ni Doc Monveron bago mag-alas 8 ng gabi. Wala naman na kayong iisipin para sa mga gastusin dun dahil sagot lahat yun ng head ng St. Luke Hospital. Sige na, maghanda na kayo at bumalik dito pagkatapos. Anya, kaya naman nagmamadaling kinuha ni Clay ang mga gamit niya at umuwi na siya sa apartment niya. San ko nga ba nalagay yung suitcase ko? Tanong ni Clay sa sarili habang inilalabas niya yung mga gamit niya mula sa cabinet. Bigla niyang naalala ang nasa may ilalim pala ito ng kama niya. Kaya naman kinuha na niya ito bago inilagay ang mga gamit.
Maya-maya lang ay natapos na siyang mag-impake. Kaya naman napagpasahan niyang maligo muna para fresh at mabango siya pagpunta sa St. Luke Hospital. Nang matapos na siyang maligo, ay kaagad siyang lumabas sa banyo at nagtungo sa kanyang kwarto. Napasigaw siya na makita niyang nakahiga sa may kama niya si Anthony, na kasalukuyang tinitignan ang mga pictures niya. Naiinis si Clyde dahil hindi man lang nagpaalam si Anthony bago ito pumasok. Anong ginagawa mo dito? Ah! Hindi na niya natapos pang sasabihin niya, nang bigla siyang madulas. Hindi inaasahang natanggal din ang tuwalya na nakabalot sa katawan niya. Kaya ang ending, wala lang nakatakip sa katawan niya ngayon. Clyde! Sigaw ni Anthony bago niya nilapitan ang dalaga at tinulungan ito. Kaagad niyang tinakluban ang katawan ng dalaga bago binuhat at inilapag sa may kama. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Anthony habang si Clyde naman ay hindi makapagsalita dahil sa mga nangyari. Gusto na niyang mawala na parang hangin dahil sa kahihiyan na nangyari ngayon. Hindi lang ako nadulas sa harapan niya. Natanggalan din ako ng tuwalya at nakita niya ang buong katawan ko. Lupa, kainin mo na ako. Nakakahiyang pangyayari. Mangiyak-ngiyak na saad ni Clyde habang nag-aalalang nakatingin sa kanya si Anthony. Clyde, okay ka lang ba? Nabalik siya sa wisyo nang haplusin ni Anthony ang pisngi niya habang pinupunasan ito ang luha niya. Nakita mo ba ng buong buo? Nauutal at nahihiyang tanong ni Clyde kay Anthony. Yeah, and it doesn't matter. Tsaka tinakluban ko din naman kaagad yung katawan mo. Anya, kaya naman nakahinga ng maluwag si Clyde. Grabe naman ang pagkadulas na yun. Kulang na lang mapabuka ka ako sa harapan niya at makita niya ang twinkle ko. Pero ang nakakapagtaka, why is he being a gentleman right now? Tanong niya sa sarili at akmang tatayo na siya nang makaramdam siya ng pagkirot mula sa kanyang ngita. Daing niya nang maramdaman niya ang sakit ng kanyang ngita. Napasama ata yung pagkadulas mo. Magbihis ka muna at hihilutin ko yung hita mo. Anya, bago niya ito ikinuha ng damit at tumalikod. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako haharap habang nabibihis ka. Sabihin mo lang kapag tapos ka na. Saad niya, kaya naman nagsimula ng magbihis si Clyde. Nang matapos na itong magbihis ay pinaharap na niya si Anthony. I'm sorry for entering your room without permission. Pinuntahan kita dito dahil bala kong sabay na tayong pumunta sa hospital mamaya. Anya, habang hinihilot niya ang hita ni Clyde. Masakit sa may bandang yan. Mas lalo mong diinan. Utos ni Clyde at kaagad naman siyang sumunod. Maya-maya lang ay natapos na niyang hilutin si Clyde at napagpasahan na nilang bumalik na sa ospital. Nabigla si Clyde nang buhati ni Anthony ang mga gamit niya at inilagay niya ito sa may likod ng sasakyan. Isinarado na ni Clyde ang apartment niya at tinulungan siyang makapasok ni Anthony sa kotse. Sir Vincent just messaged me na huwag na daw tayong pumunta sa may ospital. Dumiretso na raw tayo sa pupuntahan natin dahil nagkaroon daw siya ng important meeting. Anya, bago siya pumasok sa loob ng kotse. Let's go na? Tanong niya at tumango na lang si Clyde bilang pagresponde. Kung inaanto ka, pwede kang matulog muna. Medyo matatagalan rin bago tayo makarating doon. Baka abutin pa ng 4 oras. Kaya magpahinga ka na muna. Nakangiting Anya. Kaya naman ipinikit na muna ni Clyde ang kanyang mga mata dahil nakaramdam na din siya ng antok. Mga ilang oras din ang nakalipas bago sila tuluyang nakarating sa condo kung saan sila maninirahan. May sinend kasi na address si Sir Vincent kanina kung saan sila pupunta. At ito na yun. Clyde, gising na Clyde. Nandito na tayo. Pagigising niya kay Clyde habang natutulog ito. Natawa naman si Anthony na makita niyang tulo ang laway nito. Gising na po, Sleeping Beauty. Muling saad nito bago niya pinisil ang pisngi ni Clyde. Dahil doon ay nagising na si Clyde at dali-dali itong nagpunas ng mukha. Sorry, pagod lang ako kaya siguro tumulo yung laway ko. Anya, habang pinupunasan niya ang pisngi niya. Don't worry, dahil cute ka pa rin naman. Kahit tulo yung laway mo. Anyway, let's go na. Para kapag nakarating na tayo doon, ay maipagpatuloy mo na yung tulog mo. Saan ni Anthony bago siya lumabas ng kotse? Pinagbuksan niya si Clyde at sabay na silang pumasok sa building na yon. Dala ni Anthony lahat ng mabibigat na gamit. Habang si Clyde ay paika-ika pa rin sa paglalakad dahil sa masakit pa rin ang hita niya.
Umorder na lang tayo ng pagkain. Hindi ako makakapagluto dahil kakarating lang natin. You can rest for a few days para mawala ang sakit ng hita mo. Anya, dahilan para mapataas ang kilay ni Clay. Paano ako makakapagpahinga? E may trabaho pa tayo bukas. Nakangusong Anya. We don't have work tomorrow. Today is Thursday. According to Sir Vincent said, we will start on Monday, so we're free to do everything we want for tomorrow and the following 2 days. Pagpapaliwanag ni Anthony, bago sila nakarating sa tapat ng isang pinto. Binuksan niya yon at pumasok na sila sa loob. Malawak ang condo na ito at may 2 kwarto pa, kaya naman sakto lang para kay Clay at Anthony. Maya-maya lang ay dumating ng pagkain at kumain na sila bago nagpahinga at natulog. Kinaumagahan ay na-late nagising si Clay. Pagising niya ay lumabas siya at naabutan niyang wala doon si Anthony. Kaagad naman siyang nagpunta sa may kusina para kumain na. Nang makarating siya doon ay naabutan niyang may pagkain na sa may ibabaw ng lamesa. Napangiti naman siya dahil iniwanan pa siya ni Anthony ng pagkain. Habang kumakain si Clay ay tumawag si Fela sa kanya. Huy, anong update dyan babae? Grabe, umalis ka lang kahapon tapos nalaman ko nandyan na pala kayo ni Doc Monveron. Kumusta kayo dyan? Bungad ni Fela kay Clay habang kumakain ito. Grabe naman tong kaibigan ko. Well, di naman pala talaga ako nakapagpaalam sa kanya kahapon. Kaya naiintindihan ko kung bakit puro tanong siya ngayon. Saad ni Clay sa sarili niya habang umiinom ng tubig. Oo, sorry na. Biglaan kasi ang pag-alis namin. Kaya hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Uwian na lang kita ng pasalubong pagbalik namin dyan ha. Saad ni Clay na nagpangiti sa kaibigan niya. Siguraduhin mo lang ha. Kailan nga pala nag-start yung trabaho mo? Tsaka may kasama ka ba dyan ngayon? Tanong ni Fela habang kumakain ng kaibigan niya. Wala si Anthony dito ngayon. Baka may pinuntahan siya para kausapin yung mga taong nag-imbita sa amin dito. Anya, dahilan para biglang mapaisip si Fela. Tanong lang Clay ha. Sa iisang kondo ba kayo nakatira ni Doc Monveron? Taas kilay na tanong ni Fela. Dahilan para masamid si Clay sa kinakain niya. Kaagad namang dinampot ni Clay ang baso ng tubig na nasa gilid niya at ininom ito. Hindi ka pa nagsasalita. Alam ko na kaagad yung sagot. Nakangising Anya. Dahilan para mamula si Clay. Bakit naman kasi ganyan yung tanong mo? Saka ano naman kung sa iisang kondo lang kami nakatira ngayon? Magkabukod naman yung kwarto namin eh. Anya, matapos niyang uminom ng tubig. Eh bakit ka namumula? Wait, don't tell me na i-inlove ka na sa lalaking yun. Akala ko ba hindi mo siya magugustuhan babae? Nakangising tanong ni Fela, dahilan para mapasimangot ang kaibigan niya. Paano hindi ako mamumula? Eh nakita niya ang buong katawan ko. Bakit ba kasi kailangan pa akong madulas sa harapan niya? Ay, kamalas-malas nga naman. Saad niya sa sarili bago bumuntong hininga. And hindi ko talaga siya magugustuhan, no? Hindi porket namula ako may gusto na ako sa kanya. Di ba pwedeng may naalala lang? Saad ni Clay bago siya napatakip ng bibig niya. Dahil kasi sa sinabi niya ay sigurado na siyang di siya tatantana ng tanong ni Fela. Huy! Anong pangyayari dyan? Bakit? Nag-kiss ba kayo ni Doc Monveron? O baka naman maiba na kayong ginawa? Nakangising Anya. Dahilan para mamula ng sobra-sobra si Clay. Hindi, no? Ikaw talagang babae ka? Napakadumi ng utak mo. Di ka naman makapang-asar kapag malapit na sa atin si Doc Sullivan. Pang-aasar ni Clay dahilan para si Fela naman ang mumula. Ano ka ba namang babae ka? Baka may makarinig sa mga pinagsasasabi mo dito. Shut up ka na lang muna. At alam mo namang marami akong kaagaw kay Doc Sullivan. Nakangusong Anya dahilan para matawa si Clay. Asar pa more ha? By the way, okay ka lang ba dyan nang wala ako? Baka mamaya kung ano-anong ginagawa mong kalokohan ha? Taas kilay na tanong ni Clay kay Fela. Akmang sasagot na ito nang biglang may nagsalita sa kabilang linya. Fela, bakit iniwan mo ako kanina? Dapat nagpahatid ka man lang sa akin dahil alam kong hirap ka sa paglalakad. Saad ni Doc Sullivan, dahilan para mapanganga. Hirap maglakad? Anong ibig sabihin mo doon, Doc Sullivan? Don't tell me. Hindi na natapos ni Clay ang sinasabi niya sa sarili niya nang patayin ni Fela yung tawag. Ayun, ined yung call ko para hindi ko marinig yung pag-uusapan nila. Saad ni Clay bago siya nagsimulang kumain na lang ulit. Nang matapos na siyang kumain ay naligo na siya at nagbihis na sa kwarto niya. Wala siya masyadong gagawin ngayon. Kaya naman, napagpasyahan niyang manood.
Binuksan na niya ang pinto papalabas ng kwarto niya at nabigla siya na makita niyang nandun na si Anthony. Kasalukuyan itong malamig na nakatingin sa kanya. Good morning, Anthony. Thank you nga pala dun sa pagkain. Saan ka nga pala nagpunta? Tanong ni Clyde, pero inirapan lang siya ni Anthony bago ito pumasok sa sarili niyang kwarto. Loh, anong nangyari dun? Parang kahapon lang, kababait niya pa. Binuhat niya pa nga ako at pinagtira ng pagkain kanina. Ano bang nangyayari sa lalaking yun? Bakit parang pinagsakluban na naman siya ng langit at lupa? Sunod-sunod ang tanong ni Clyde sa sarili habang hindi pa rin makapaniwala sa kinilos ni Anthony. Mukhang mas malala pa palang mood swing niya kaysa sa akin. Saad ni Clyde bago siya naupo sa may sofa at binuksan yung TV. Halos isang buwan na ang nakalipas simula nang sa St. Luke Hospital sila nagtrabaho. Simula ng araw na yun ay hindi na talaga sila muling nagpansina ni Anthony. Hindi siya nito kinakausap at palaging wala sa mood. Kasalukuyang inaalagaan ni Clyde ang isa sa mga pasyente doon na bata nang biglang pumasok sa loob ng kwarto ang magulang ng bata. Mama! Sigaw ng bata bago niya niyakap ang ina. Napangiti naman si Clyde dahil napakasweet ng mag-inang yun. Maraming salamat, Nurse Clyde, dahil inaalagaan mo yung anak namin kung wala kami dito. Pagpapasalamat ng ama ng bata. Walang anuman, sir. Tsaka palagi naman pong mabait at behave si Chelsea. Mauuna na po ako, ha? Baka kailangan na po ni Doc Monvero ng tulong ko. Nakangiting saad ni Clyde bago siya umalis doon. Good morning, Miss Clyde. Tatlong pasyente na naman ang nagtatanong sa akin ng number mo ngayon. Kakastart po pa nga lang dito, marami na kagad nagkakagusto sa'yo. Saad ni Leo, dahilan para magulat si Clyde, kung saan-saan kasi ito sumusulpot na parabang kabuti. Nakakagulat ka naman, Leo. Good morning din. Pero hindi mo naman binigay, diba? Taas kilay na tanong nito at tumangutangu naman ito na parang bata. Siyempre naman, hindi ko ibibigay sa kanila ang number mo, no? Ano sila, chicks? Anya, dahilan para matawa si Clyde. Magla-lunch break na. Tara, labas tayo para bumili ng pagkain. Pag-aya ni Clyde kay Leo. Oo nga, no? Sige, tsaka parang gusto ko lang tikman yung ulam ng bagong karinderya dun sa may kanto. Malita ako, masarap daw yung pagkain dun. Anya, bago sila pumasok sa may locker room para kuhanin ang iba nilang gamit. Nang matapos na sila doon ay lumabas na sila sa may locker room at nagsimulang maglakad sa hallway. Ang ganda-ganda talaga ni Dr. Nervar, no? Bigla ang saad ni Leo habang naglalakad sila. In love na in love ka talaga kay Ma'am Christine, no? Ligawan mo na kaya? Pangungumbinsi ni Clyde kay Leo. Mahirap yung sinasabi mo, Clyde. Hindi lang naman akong may gusto sa kanya. Halos lahat ng kaagaw ko ay engineer, architect, at may doktor pa nga. Malungkot na Anya. Okay lang yan, Birds. Tsaka mamaya mo na isipin yan. Gutom na ako. Saad ni Clyde. Patuloy pa rin sila sa pag-uusap. Kaya naman hindi napansin ni Clyde na may tao pala sa harapan niya. At hindi sinasadyang nabangga siya nito. Ouch! Ano ba naman yan? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Inis na saad ni Clyde bago siya napatingin doon sa lalaking nakabanggaan niya. At napatahimik naman siya na makita niyang si Anthony yun. First of all, ikaw tong usap ng usap at ikaw hindi nakatingin sa daan. Kaya wala kang karapatang magalit. Inis na Anya. Sorry. Yan lang ang naisagot ni Clyde habang si Leo naman ay walang masabi sa gilid. Sumama ka nga sa akin. Inis na saad nito bago hinila papasok ng opisina niya si Clyde. Saan mo ako dadalhin? Nagsorry naman na ako sa'yo, diba? Hindi pa ba sapat yun? Kinakabahang saad ni Clyde habang si Anthony naman ay walang emosyon sa mukha. Nang makarating sila sa opisina nito ay isinarado ni Anthony ang pinto at dahan-dahan siyang naglakad papalapit kay Clyde. Anong gagawin mo? Kinakabahang Anya. Pero patuloy pa rin sa paglalakad si Anthony nang walang emosyon. Bakit ganun siya makatingin sa akin? Tsaka bakit siya lumalapit? Don't tell me, hahalikan niya ako. Pero bakit? Dahil ba nagsiselos siya nung kasama ko si Leo? Don't tell me, may gusto siya sa... Hindi na natapos ni Clyde ang sinasabi niya sa sarili. Nang biglang iabot sa kanya ni Anthony ang isang paper bag. Nang buksan niya ito ay may laman itong pagkain mula sa isang restaurant. Buttered shrimp, beef caldereta, adobo with egg, baby back ribs with rice, and blue lemonade. Kumain ka. Anya, bago ito lumayo kay Clyde at naupo sa swivel chair niya. Namula na parang kamati si Clyde dahil kung ano-anong pumasok sa isip niya kanina. Bakit ko ba naisip yun? Nakakahiya. Saad niya sa sarili bago niya inilapag sa lamesa yung pagkain.
Ikaw, Anthony, hindi ka ba kakain? Tanong ni Clyde habang isa-isang nilalabas yung mga pagkain. I'm not hungry. Maikling saad nito habang nagtitipas sa laptop niya. Pero bakit naman ganito karami yung binili mo? Mukha ba akong baboy para maubos lahat ng to? Nakangusong saad ni Clyde nang magtama ang tingin nila ni Anthony. Fine, I'm hungry. But I don't have time to eat because I'm busy. At hindi ko sinabing mukha kang baboy. Anya, kaya naman biglang nakaisip ng ideya si Clyde. Subuan na lang kita para habang may ginagawa ka dyan ay nakakakain ka. Saad niya. At akmang magsasalita na sana si Anthony nang unahan niya ito. Oops, bawal magreklamo Dr. Anthony Monveron. Huwag ka nang makulit at kumain ka na dahil baka magkasakit ka kapag nagpalipas ka ng gutom. Taas kilay na saad ni Clyde, kaya napabuntong hininga na lang si Anthony at bumayag na ito. Kumuha ng upuan si Clyde at inilagay niya ito sa tabi ni Anthony. Habang kumakain siya, ay sinusubuan niya si Anthony na patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Habang kumakain silang dalawa ay biglang bumukas ang pinto. Muntik nang mabitawan ni Clyde ang hawak niyang pagkain nang pumasok si Dr. Narvar na may hawak na pagkain. What are you doing here? Malamig na saad ni Anthony kay Dr. Narvar, habang si Clyde naman ay hindi alam kung ano ang gagawin. Nakakain ka na pala, Dr. Monveron. Nasayang lang tong dinala kong pagkain na niluto ko para sa'yo. Malungkot na anya. Dahilan para mapairap si Anthony. Kainin mo na lang para hindi masayang. Continue feeding me, Clyde. Utos nito, kaya naman kaagad siyang sinubuan ni Clyde. Hanggang dito pala dinala mo yung kasungitan mo, Anthony. Kawawa naman yung babae. Dapat tinanggap mo na lang yung pagkain. Nakangusong saad ni Clyde, dahilan para mapairap si Anthony. I'm not interested in her. Kaya lang naman niya ako dinadalhan ng pagkain ay dahil may gusto siya sa akin. I'm sick and tired of girls coming here at my office. Inis na anya bago niya muling ibinuka ang bibig niya. Hudyat, nasusubo muli siya ng pagkain. Kaagad naman siyang sinubuang muli ni Clyde bago siya bumalik ulit sa pagtitipas sa laptop niya. May gagawin ka pa ba mamaya? Tanong ni Anthony kay Clyde habang kumakain din ito. Wala na, Anthony. Discharge na kasi yung isa sa mga inaalagaan ko. At yung isa naman ay nandyan na yung magulang. Saad nito bago siya nagsandok muli ng kanin at ulam at itinapat ito sa bibig ni Anthony. Good. Stay here at my office. At sabay na tayong umuwi. Anya, bago isinubo yung pinapakain sa kanya ni Clyde. Habang kumakain sila ay hindi mapigilang mapaisip ni Clyde kung bakit pabago-bago si Anthony. Nung nakaraan, mabait, tapos biglang nagsusungit. Tapos ngayon, bumalik na naman ulit ang pagiging malambing. Napabuntong hininga na lang si Clyde bago niya pinainom si Anthony ng juice at uminom na rin siya. Kasalukuyang nakaupo sa sofa si Clyde habang kumakain ng mga prutas. May babae kasing nagdala sa opisina kahapon ni Anthony ng mga prutas at chocolate. Ngunit wala siyang balak na kainin ito. Kaya ang ending ay si Clyde na lang ang kumakain. Day off sila ngayon, kaya parehas lang silang nasa may condo nila. In fairness, matamis at lasang mamahalin tong mga prutas. Magnet talaga tong lalaki to pagdating sa babae. Saad ni Clyde sa sarili niya habang patuloy sa pagkain ng strawberry. Biglang naalala ni Clyde na may babaeng nagpanggap na may sakit, makapagpa-check up lang kay Anthony. Natatawa siya dahil grabe naman siguro ang paggagusto nila kay Anthony, dahil umabot pa sila sa ganun. Habang kumakain si Clyde ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Anthony at tiniluwa siya nito. May hawak itong tuwalya at mukhang maliligo na siya sa mga oras na to. Strawberry? Pag-aalok ni Clyde kay Anthony dahil alam niyang hindi ito kakain ng inaalok niya dahil ito na mismo ang nagsabi na ayaw niya ng mga prutas na yun. Nagulat naman si Clyde nang maupo si Anthony sa may tabi niya at ibinuka nito ang kanyang bibig. Alam na ni Clyde ang ibig sabihin nun kaya sinubuan niya na ito. Sweet. Mailing saad nito bagong nginitian si Clyde. Muli ulit siyang sinubuan ni Clyde at patuloy itong kumain. Ayaw pala ha. Tapos ngayon, gustong gusto na. Natatawang saad ni Clyde sa sarili bago niya isinubo kay Anthony yung last slice ng strawberry. May strawberry pa si Ref. Gusto mo pa ba? Tanong ni Clyde bago inilapag sa may lamesa yung plato. Mamaya na ulit. May pupuntahan pa ako ngayon. Feed me again later. Anya. Bago ito tumayo at nagtungo sa banyo para maligo. Napangiti na lang si Clyde at akmang tatayo na siya para dalhin sa kusina yung plato. Nang mapansin niya na nasa lamesa yung cellphone ni Anthony. Doon, nag-flash sa utak niya na alam niya na nga pala ang password nito
dahil hindi inaasahang nakita niya yon habang magkasama sila ni Anthony sa office nito nung nakaraan. Kaagad niyang kinuha yon at tinype yung password. Bumukas naman ito at napangisi na lang siya. Alam niya na masama ang tumingin sa private message ng iba. Pero naku-curious talaga si Clyde kung gaano karami ang nagchat-chat na babae kay Anthony. Nabigla naman siya na makita niyang siya at ibang mga doktor na lalaki lang ang nasa may messenger niya. Lahat ng mga chat ng babae ay nasa archive lang at walang binuksan na iba si Anthony doon. Mukhang hindi nga talaga siguro siya interesado sa babae. Sad ni Clay bago niya binuksan yung gallery ni Anthony. Walang masyadong picture doon kaya naman napangiwi si Clay dahil walang kalaman-laman ng gallery ni Anthony. Habang nagsuscroll si Clay sa gallery ni Anthony ay may nakita siyang album. Kaya naman binuksan niya ito. Laking gulat niya na puro litrato niya ang bumungad sa kanya mula sa album na yun. Bakit puro litrato kong laman ito? Tsaka bakit may picture ako sa cellphone niya? Hindi makapaniwalang saad ni Clay sa sarili niya habang tinitignan niya ang mga picture niya doon. Inabot ata siya ng halos 15 minutes habang hindi makapaniwalang nakatitig doon. Meron siyang mga stolen pictures doon. Pictures na galing sa post niya at may picture din siya habang natutulog. Balak pa sanang tignan ni Clay yung iba nang marinig niyang papalabas na si Anthony. Kaya binalik niya yung cellphone kung saan nakalagay. Lumabas si Anthony mula sa banyo at pumasok ito sa kwarto niya. Kagad na kinuha ni Clay yung plato at nagtungo na siya sa kusina. Nanatili siya ng ilang minuto doon habang patuloy na pinoproseso ng isip niya ang nakita niya sa cellphone ni Anthony. Bakit kaya ang dami kong litrato sa kanya? May gusto ba siya sa akin? Ang nakakapagtaka pa ay hindi ko man lang naramdaman na kinukuha na pala niya ako ng pictures. Sunod-sunod na tanong niya bago napabuntong hininga. Did you just sign? Are you okay? Tanong ni Anthony, dahilan para magulat si Clay. Medyo kinabahan siya dahil bigla-biglang nagsasalita si Anthony. I'm going out with other doctors to a restaurant. Wanna come with me? Tanong ni Anthony habang nakatingin siya sa magandang mukha ng dalaga. Pass muna. Gusto kong magpahinga na lang dito sa condo. Sad ni Clay bago sa pilit ng umiti kay Anthony. Okay, mag-ingat ka dito ha. I'll be back later. At mag-uwi ako ng favorite food mo mamaya. Malambing na saad niya bago hinimas ang ulo ni Clay at ngumiti. Nakahinga ng maluwag si Clay nang tuluyan nang umalis si Anthony. Halos isang buwan na ang nakalipas simula nang madiskubre ni Clay na may gusto sa kanya si Anthony. Palagi niyang iniiwasan ng binata at palagi rin itong gumagawa ng mga palusot wag lang pumunta sa opisina ni Anthony. Sa kabilang banda naman ay napapansin na ni Anthony ang pag-iwas sa kanya ni Clay. Kaya naman nagsisimula na siyang mainis. Hindi kasi siya sanay na hindi sila nagkakausap ng dalaga. Maagang pumasok ngayon si Clay at dahil iniiwasan niya si Anthony ay hindi siya sumabay pagpasok doon. Kasalukuyan siyang naglalakad papalabas ng ospital dahil bibili na siya ng pagkain na kakainin niya ngayong lunch. Habang naglalakad ay natanong niya si Dr. Nervar na naglalakad papalapit sa kanya. Nurse Clay, you and Dr. Monveron live together, right? Tanong ni Dr. Nervar nang makalapit ito kay Clay. Bigla namang nagtaka si Clay dahil sa biglaang tanong ni Dr. Nervar. Yes, Doc. Bakit po? Tanong niya pabalik. Hindi ko kasi siya makita ngayon at wala rin siya sa office niya. Hindi ba kaya sabay pumasok? Tanong muli ng doktor. Hindi po, Doc. Baka po hindi pumasok si Doc Monveron ngayon. Saad ni Clay. Ganun ba? Sige, mauuna na ako. Anya, bago ito naglakad papalayo. Ipagpapatuloy na sana niya ulit ang paglalakad niya nang biglang may tumawag sa kanya. Nagulat siya nang makita niyang si Anthony ang tumatawag. Nagdadalawang isip siya kung sasagutin niya ba ito o hindi. Sinagot na rin naman kaagad ni Clay yung tawag dahil baka importante. Clay, where are you right now? Tanong ni Anthony mula sa kabilang linya. Nasa hospital ako, Doc. Bakit ka napatawag? May kailangan ka ba? Nauutal na sabi niya. Sobrang sama ng pakiramdam ko ngayon. Can you come home? Tanong ni Anthony. Hindi alam ni Clay kung bakit pero kaagad siyang kinabahan ang sabihin ni Anthony na masama ang pakiramdam nito. Kaagad siyang bumalik sa may locker room ng mga nurse para magpalit ng damit at kuhanin ng gamit bago siya umalis. Bago siya dumiretso sa condo unit nila ay bumili muna siya ng lugaw at gamot. Nang makarating siya sa may condo nila ay kaagad siyang nagtungo sa kwarto ni Anthony. At naabutan niya itong balot na balot sa kumot habang nanginginig. Okay ka lang ba? Sobrang init mo.
Nababahalang saad ni Clay habang hinihipo niya ang leeg at noon ni Anthony. Don't leave me. Please stay here, Clay. Sambit ni Anthony bago niya hinawakan ang kamay ni Clay at inilagay ito sa pisngi niya. Hindi ako aalis. Bumili ako ng lugaw. Kumain ka muna para makainom ka na ng gamot mo. Anya. At akmang tatayo na sana si Clay nang biglang tigilan siya ni Anthony. No. Please don't leave me, Clay. Muli nitong saad bago umubo. I won't leave you, Anthony. Babalik din ako kapag naisalin ko na yung pagkain mo sa mangkok. Papakainin kita at uminom ka ng gamot para maging maayos na yung pakiramdam mo. Anya, bago binitawan ni Anthony ang kamay ng dalaga, kaya naman nakalabas na si Clay. Inihanda na ni Clay ang kakainin ni Anthony at kumuha na rin siya ng tubig. Napagpasyahan niya ring maghiwa ng prutas in case gusto ring kumain ni Anthony ng ganun. Habang naghihiwa, siya ay halos mabitawan niya yung hawak niyang prutas. Nang maramdaman niyang may kamay na pumulupot sa kanyang bewang at mainit na paghinga mula sa kanyang leeg. Ba't ka tumayo? Bumalik ka na sa kwarto at magpahinga ka na. Saad ni Clay, pero mas lalo lang hinigpitan ni Anthony ang pagkakayakap niya kay Clay. No, I want to hug you. At bakit ang tagal mo? Akala ko iniwan mo na ako. Anya, habang patuloy pa rin si Clay si ginagawa niya. Ang bango mo. Bulong ni Anthony bago niya hinalikan ang liig ni Clay. Tapos na ako dito. Bumalik ka na sa kwarto mo at doon na kita papakainin. Pag-iiba ni Clay sa usapan nila. Medyo nawiwirduhan na siya kay Anthony, pero at the same time parang kinikilig siya. Ayaw niyang aminin sa sarili pero para bang may naramdaman na siyang pagmamahal para kay Anthony. Kaagad na umupo sa kama si Anthony at sinimula na siyang pakainin ni Clay. Kumakain naman ito at naubos niya yung lugaw na binili ni Clay. Kumain ito ng kaunting prutas at maya-maya lang ay pinainom na siya ni Clay ng gamot. Nagpahinga muna ito ng ilang sandali bago siya humiga. Where are you going? Tanong ni Anthony nang papalabas na si Clay mula sa kwarto niya. Babalik na ako sa ospital. Baka hanapin nila ako. Saad ni Clay? Hindi mo kailangan pang bumalik doon. Nag-message na ako kay Dr. Nervor na hindi ka makakabalik doon dahil sa inaalagaan mo ko. Anya, bago niya tinapik ang kama, hudyat na pinapupunta niya doon si Clay. Let's just sleep, Clay. I want to cuddle with you. Anya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Clay. Lah, anong pinagsasabi mo, Anthony? Saad niya sa sarili niya bago siya lumapit kay Anthony. Gusto niya mang pigilan ang sarili niya pero gusto niya ring makayakap si Anthony. Umupo siya sa may kama at yakap kaagad ni Anthony ang sumulubong sa kanya. Humiga na sila at ibinaon ni Anthony ang mukha niya sa may dibdib ni Clay. So warm. Anya, bago siya tumingin kay Clay, hindi mapigilang mapatingin ni Anthony sa labi ni Clay at para bang nasasabik siya na halikan ito. Madiin siyang nakipagtinginan kay Clay bago niya dahan-dahan na hinalikan ang labi ng dalaga. Nagulat naman si Clay dahil sa ginawa niya, ngunit nagustuhan rin ito ng dalaga kaya naman tumugon ito sa halik ni Anthony. Maya-maya lang ay bumitaw na si Anthony sa halika nila. Let's sleep, Anya. Bago niya mas lalong hinigpitan ang pagkakayakap kay Clay na kasalukuyang namumula dahil sa paghahalikan nilang dalawa. Halos kalahating oras ding nakalipas pero hindi pa nakatulog si Anthony. Sa kabilang banda naman ay mahimbing ang tulog ni Clay. Hindi mapigilan ni Anthony ang mapangiti habang pinagmamasdan niya ang mukha ng dalaga. You're so beautiful, Clay. It's so hard to stop myself from being jealous every time I see you smiling at Leo. Saad niya habang hinahaplos ang pisngi ni Clay. I don't want to admit it, but it looks like I'm madly in love with you. I will do anything for you to love me back. Nakangiting Anya bago niya hinalikan ang pisngi ni Clay. Hindi niya mapigilan ang sarili niya na halikan at hawakan ang mukha ni Clay dahil sa sobrang ganda nito. Makalipas ang ilang araw, gumaling na si Anthony. Bumalik na siya sa pagtatrabaho. At nagtataka naman si Clay dahil muli na namang nagbago si Anthony. Kung noong may sakit ito ay palagi siyang nilalambing nito, ngayon ay hindi na. Hindi naman siya nagtanong pa kay Anthony ng tungkol doon dahil baka magalit lang ito. Kasalukuyang kumakain si Clay sa karinderya habang kasama niya si Leo. Pareha silang sinigang ang ulam na binili at nag-uusap sila habang kumakain. Seryoso ba yan? Sweet kayo nung nakaraan ni Doc Monverong. Tapos ngayon, umaakto siyang parang walang nangyari. Grabe naman yun.
saad ni Leo bago ito uminom ng tubig. Hindi ko rin alam eh. Hindi ko na maintindihan ang pabago-bago ng mood niya. Umasa pa naman ako na sana hindi na magbabago yung pakikitungo niya sa akin nung nagkasakit siya. Malungkot na saad ni Clay. Sabi na mahal mo na si Doc eh. Alam mo, may pag-asa naman para malaman mo kung mahal ka niya pabalik eh. Saad ni Leo, dahilan para makuha niya ang atensyon ni Clay. Talaga? Ano yun? Sabihin mo nga sa akin. Anya na nagpalaki ng ngisi ni Leo. Bakit nakangisi ka ha? Huwag mong sabihin sa akin na kalukuhan na naman yan. Taas kilay na saad ni Clay kay Leo. Slight lang naman Clay, kaya sabayan mo na lang ako mamaya ha. Anya, bago ipinagpatuloy ang pagkain. Habang kumakain sila ay nagbukas ng messenger si Clay at naabutan niyang online si Anthony. Gusto niya itong i-chat para tanungin kung kumain na ba ito. Kumustahin siya, pero baka hindi lang ito mag-reply. Nang matapos silang kumain ay nagtungo muna si Clay at Leo sa may convenience store para bumili ng ice cream. Habang bumibili sila ay hindi inaasahang nahagip ng mata ni Clay si Anthony na bumibili ng ice cream. Kaya agad siyang yumuko dahil baka makita siya noon. Leo, lalabas na ako. Itong pera ko, bayaran mo yung ice cream ko. Saad ni Clay habang nagmamadaling naglakad papalabas ng convenience store. Nang makalayo na siya sa may store ay napahinga siya ng maluwag. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya nagtago kay Anthony. Akmang maglalakad na sana siya ulit nang may biglang humawak sa kamay nito at hinigit siya papasok sa isang sulok. Sino ka? Hindi na nakasigaw pa si Clay nang takpan ng taong humigit sa kanya ang bibig nito. Shhh! Halos malaglag ang panga niya sa gulat na makita niyang si Anthony palang humigit sa kanya. Anthony? Nauutal na saad niya. Why are you with him again? Malamig na tanong nito habang madiin itong nakatitig kay Clay. Bumili lang kami ng ice cream. Tsaka bakit mo ba tinatanong? Taas na kilay na tanong ni Clay dahilan para mapasimangot si Anthony. Hindi mo na kailangang magpasama sa iba para bumili ng ice cream. Sumama ka sa akin. Saad ni Anthony bago niya hinigit si Clay papaalis doon. Hanggang sa makarating sila sa hospital ay hawak-hawak pa rin ni Anthony ang kamay ni Clay. Bakit mo ba ako dinala dito? May kailangan pa akong gawin, Doc Monveron. Saad niya, dahilan para mapataas ang kilay ni Anthony. Hindi kasi ito sanay na Doc Monveron ang tawag sa kanya ni Clay. Mananatili ka dito hanggang sa pag-uwi natin. Mag-uusap tayong dalawa. Saad ni Anthony bago niya hinubad ang salamin niya. Mag-uusap lang naman, diba? Bakit parang masama yung pakiramdam ko dun sa sinabi niya mag-uusap lang daw? Feeling ko may kakaibang mangyayari. Saad ni Clay sa sarili niya. Dahan-dahang naglakad papalapit sa kanya si Anthony, dahilan para mapaupo siya sa sofa. Hindi na ako natutuwa, Clay. Akala ko pa naman kapag isinama ka ta dito wala na ako magiging kaagaw. Anya, bago niya hinawakan ng pisngi ni Clay. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong ni Clay. Gusto kita. Kahit na palagi mo kong sinisigawan nun, gusto kita. Pag-amin ni Anthony kay Clay, dahilan para mamula ang dalaga. Gusto ko lang naman na lambingin mo ko kapag hindi kita kinakausap ng ilang araw. Pero nakipag-usap ka naman sa ibang lalaki. Nakangusong saad niya bago umupo sa may sofa. Si Leo ba? Kaibigan ko lang yun, Anthony. Pagpapaliwanag ni Clay pero nakasimangot pa rin si Anthony. Teka lang, bakit ba ako nagpapaliwanag sa lalaking to? Kung makapagselo sa kala mo naman, jowa ko siya. Pero if ever naman na maging kami. Teka, bakit ako kinikilig? Saad ni Clay sa sarili niya habang namumula ito. Tinapik ni Anthony ang hita niya, hudyat na pinapaupo niya ang dalaga dun. Hindi ito sinunod ni Clay pero nagulat siya nang buhatin siya ni Anthony at iniupo sa hita nito. Tsaka bakit ka ba nagsiselos dun? Ikaw lang naman yung gusto ko. Mahinang bulong ni Clay na nagpalaki ng ngisi ni Anthony. Narinig ko yun, Clay. Ikaw lang din yung gusto ko. Anya, bago niya niyakap ang dalaga. Tama na ang pagpapaselo sa akin. Hindi ko na kaya. Gusto ko maging aking ka na. Saad ni Anthony bago niya hinawakan ang kamay ng dalaga at hinalikan nito. Gusto mong maging sayo na ako? Tanong ni Clay at tumangutango naman si Anthony bago sa muling niyakap nito. Sige ba? Basta ligawan mo muna ako. Kung mahal mo ako, handa kang maghintay hanggang sasagutin kita. Saad ni Clay bago bumitaw sa yakapan nila. Of course, Clay. I'm ready to court you. At kahit ilang taon pang abuti nun,
ay handa kong hintayin ka. Malambing na saad niya bago hinalikan sa pisngi ang dalaga. Nanatili silang dalawa sa ganoong posisyon ng matagal. Habang nakayakap sila sa isa't isa ay may biglang nagbukas ng pinto. Dahilan para magulat sila. Don't you know how to knock? Inis na tanong ni Anthony doon sa lalaking kakapasok lang. Sorry po sir, nandito po ako para i-deliver yung in-order niyong milk tea. At sabi po kasi sa akin ng nurse na nakasalubong ko, ay pumasok na lang dito. Pagpapaliwanag ng lalaki. Akmang tatayo na si Clyde nang pigilan siya ni Anthony at mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakayakap niya sa dalaga. Gusto nang tumayo ni Clyde dahil nakakahiya yung posisyon nila ni Anthony. Ilapag mo na lang dyan sa lamesa. Tapos, buksan mo yung drawer. Kuhanin mo yung 1,000 at umalis ka na. Utos niya. At sinunod naman ng lalaking yon ang inuutos niya. Umalis na rin ito kaagad kaya naman nakahinga ng maluwag si Clyde. Gusto mo ng milk tea? Tanong ni Anthony. Oo, pwede ba? Tanong naman ni Clyde dahilan para mapangiti si Anthony. Oo naman. Binili ko talaga ito para sa'yo. Nakangiting anya bago niya inabot kay Clyde ang milk tea. Habang umiinom si Clyde ay pinagbasdan siya ni Anthony. Hindi ito makapaniwalang napakaganda ng dalaga at nakaamin na siya. Noong una kasi ay natutorpe pa siya at natatakot na baka ma-reject ni Clyde. Pero ngayon ay may lakas na siya ng loob. Handa na siyang ligawan si Clyde. Halos 3 buwan na ang nakalipas at patuloy pa ang panliligaw ni Anthony kay Clyde. Palagi siya nitong binibigyan ng bulaklak, mga teddy bear at chocolates. Habang tumatagal ay mas lalong nahuhulog si Clyde kay Anthony, kaya naman handa na siyang sagutin ang binata. Ipinakita kasi sa kanya ni Anthony kung gaano siya kamahal nito. Isang araw, habang nasa mall si Clyde at bumibili ng mga gamit na kailangan niya, ay hindi inaasahang nakita niya ang pinsan niya. Kaagad niyang binati ito at nag-usap sila habang naglalakad. Sabay din silang kumain sa restaurant dahil ang tagal na rin since huli silang nagkita. Lingid sa kaalaman nila na nakikita pala sila ni Anthony at ibang naisip nito. Gabi na makauwi sa condo si Clyde at nandun pa si Anthony. Masaya itong binati ni Clyde pero malamig lang siyang tinitigan ng binata. Nagtataka si Clyde dahil sa ginawa ni Anthony kaya tinanong niya ito. May problema ba Anthony? Bakit parang iba ata ang mood mo ngayon? Tanong ni Clyde bago ito umupo sa may harapan niya. Sino yung lalaking kasama mo? Hindi mo man lang sinabi na may iba ka palang maliligaw. Saad ni Anthony. Ramdam sa boses nito ang sakit na nararamdaman niya. Bigla namang nagtaka si Clyde dahil sa sinabi ni Anthony. Manliligaw? Wala na akong manliligaw bukod sa iyo, Anthony. Sino ba yung tinutukoy mo? Nagtatakang tanong ni Clyde kay Anthony. Nabigla na lang si Clyde nang tumulo ang mga luha ni Anthony at nagsimula na itong umiyak. Wala. Eh sino yung kasama mo kanina? May payakap-yakap pa siya sa'yo tapos hindi mo manliligaw. Bakit di mo sinabi sa akin na may kaagaw pala ako sa'yo? Anya, dahilan para makilala ni Clyde ang tinutukoy ni Anthony. Wala kang kaagaw, Anthony. Teka, si Andre ba yung tinutukoy mo? Yung kasama ko sa mall kanina? Tanong ni Clyde bago umiwas ng tingin si Anthony. Di mo na kailangang magsinungaling. Nakita ko kayo. Ang sweet nyo kanina. Ako nga hindi ka niyayakap. Tapos sa kayakap mo. Sad ni Anthony. Dahilan para mapabuntong hininga siya. Seryoso siyang tumingin kay Anthony at hinawakan niya ang pisngi nito. Huwag ka nang mag-overthink about sa lalaking yun. Pinsan ko lang ang lalaking nakita mong kasama ko kanina. Tsaka bakit ba magsiselos ka sa kung sino-sino? Eh ikaw naman yung gusto ko. Nakangiting sad ni Clyde bago niya pinunasan ang luha ng binata. Huwag ka nang umiyak ha. Gusto mo nang yakap, diba? Halika dito. Sad ni Clyde bago niya ibinuka ang braso niya at kaagad namang yumakap sa kanya si Anthony. Sinasagot na kita, Doc Anthony Monveron. Nakangiting wika ni Clyde. Dahilan para mapabitaw si Anthony sa yakapan nila. Ha? Teka, tama ba yung narinig ko? Tanong niya, dahilan para mapangisi si Clyde. Secret, nakangising anya, dahilan para mapanguso si Anthony. Oo nga, sinasagot na kita. Kaya tama na ang kaka-overthink, mas lalo kang gumagwapo. Saad niya, dahilan para maiyak sa tuwa si Anthony. Oo, bakit ka na naman umiiyak? Hala, may mali ba akong nasabi? Tanong ni Clyde bago siya mahigpit na niyakap ni Anthony. Sorry, naiiyak na naman ako. I'm just happy that finally,
I can call you my girlfriend. Tugon ni Anthony bago siya nagpunas ng luha. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ng dalaga at hinalikan niya ito. Mahal na mahal kita, Clyde. Masayang saad ni Anthony. Napangiti naman si Clyde dahil sa sinabi ng binata. Mahal na mahal din kita, Anthony. Saad ni Clyde na puno ng pagmamahal. 5 taon na ang nakalipas simula nang sagutin ni Clyde si Anthony. Ngayon, kasal na silang dalawa at may isa na silang anak. Masaya ang naging buhay nilang dalawa dahil sa totoong pagmamahal nila sa isa't isa. Kasalukuyang nakaupo si Clyde sa may sofa habang hinihintay niya ang asawa na kasalukuyang papauwi na. Mag-aalas 12 na ng madaling araw. At bago palang papauwi si Anthony dahil sa dami ng ginagawa niya sa trabaho. Maya-maya lang ay narinig na ni Clyde ang busina ng kotse ni Anthony. Kagad na yakap ang bungad ni Anthony kay Clyde nang makapasok ito sa loob ng bahay nila. Okay ka lang ba, mahal? Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Sunod-sunod na tanong ni Clyde sa asawa na kasalukuyang mahigpit na nakayakap sa kanya. Pagod na pagod ako, mahal. Tsaka miss ko na kayong dalawa ni Ari. Malambing na saad ni Anthony sa asawa bago niya hinalikan ito sa labi. Kawawa naman ang asawa ko. Kumain ka na ba? Tanong ni Clyde sa asawa. Opo, mahal kong asawa. Ipinagluto mo ba ako ng pagkain? Tanong niya, dahilan para mapangiti si Clyde. Siyempre naman no. Ikaw pa eh, mahal na mahal kita. Paglalambing ni Clyde sa asawa habang naglalakad sila papunta sa may kusina. Paboritong ulam mo yung niluto ko, kaya sana magustuhan mo. Anya, bago niya ipinaghanda ng pagkain si Anthony. Mahal, nasan nga pala si Ari? Tulog na ba siya? Tanong ni Anthony habang kinukuha siya ng tubig ng asawa. Oo, kanina pa siya nakatulog. Gusto sana niyang hintayin ang pag-uwi mo. Kaso nakatulog na siya kanina sa may couch. Pinadala ko na siya kay yaya niya sa kwarto niya. Saad ni Clyde habang kumakain si Anthony. Ang sarap mo talaga magluto, mahal. Kasing sarap mo. Ang sarap ng luto mo. Pagpapalusot ni Anthony, dahilan para matawa si Clyde. Siguro nga ay pagod na pagod ka na. Dahil kung ano-ano na lang yung nasasabi mo, mahal. Natatawang tugon ni Clyde sa asawa niyang puro kalokohan. Patuloy na kumakain si Anthony habang si Clyde naman ay nagsa-cellphone habang hinihintay ang asawa niya at sabay silang matutulog. Habang nagsa-cellphone si Clyde ay napansin niyang nakatitig sa kanya si Anthony. Dahilan para magtaka siya. Bakit, mahal? May dumi ba ako sa mukha ko? May problema ba? Sunod-sunod na tanong ni Clyde sa asawa niya na ngayon ay nakangiti habang nakatitig sa kanya. Wala naman, mahal. Sadyang hindi lang ako makapaniwalang kasal at may anak na tayong dalawa. Hindi ko inakalang mamahalin mo ko matapos kitang palagi inisin nun. Natatawang saad ni Anthony bago niya hinawakan ang kamay ni Clyde. Parang nun lang halos isumpa natin yung isa't isa kapag nag-aaway tayo. Tapos ngayon mag-asawa na tayo at mahal natin yung isa't isa. Nakangiti habang tinititigan si Clyde. Maswerte ako dahil ikaw ang naging asawa ko, Clyde. Akala ko talaga nun ay imposible na maging tayo. Dahil sa palagi tayong nag-aaway. Saad niya bago mahinang tumawa at seryosong tumingin kay Clyde. Palagi man akong maraming ginagawa ay hinding-hindi ako magsasawa na sabihin sa iyong mahal kita, Clyde. Mahal na mahal ko kayo ni Ari. At ang pagmamahal na yun ay hindi na mahihigitan pa ng iba. Anya na nagpatunaw sa puso ni Clyde. Simula nang sagutin niya si Anthony ay palagi na talaga nitong pinaparamdam na espesyal siya. Pero mas lalo niya itong naramdaman habang tumatagal. Ano ba naman? Naiiyak naman ako sa sinasabi mo, mahal. Tsaka kahit palagi ka mang maraming ginagawa, ay palagi akong nandito sa tahanan natin. Hihintayin kitang umuwi at makasama namin ang ating anak. Mahal na mahal ka rin namin ang anak mo, Anthony. Anya, bago niya hinawakan ang pisngi ni Anthony. Maraming salamat sa lahat. Saad ni Anthony bago niya hinawakan ang kamay ng dalaga na kasalukuyang nasa pisngi niya. Nga pala, nag-1 week leave ako sa trabaho, mahal. Narealize ko na masyado na akong maraming ginagawa this past few months. Kaya naman gusto ko nang magpahinga at gusto ko rin kayong makasama ni Ari. Malambing na saad niya sa asawa kaya naman napangiti ito. Talaga? Sigurado akong magiging masaya si Ari niyan dahil gustong gusto kanyang makasama. Masayang saad ni Clyde. Oo naman, tsaka matagal ko na rin kayong hindi nakasama ng matagal dahil sa trabaho ko. Maraming pasyente this past few months. Kaya naman kinailangan talaga nila ako sa ospital. Since nakabalik na si Doc Sullivan.
Siya na muna yung naiwan na in-charge doon para magkaroon ako ng pahinga. Pagpapaliwanag niya sa asawa. Bumalik na pala si Doc Sullivan? Tanong ni Clay. Oo mahal. Pagkarating na pagkarating niya nga sa ospital, ay nagtungo kaagad siya sa cafeteria dahil nandun si Vela. Kulang na nga lang ay halikan niya si Vela. Sad niya, dahilan para matawa si Clay. Ganun ba talaga kayong mga lalaki kapag namimiss niyo yung mga babaeng mahal niyo? Tanong ni Clay kay Anthony. Oo naman mahal. Hindi na namin mapigilan yun dahil kapag talaga napalayo kami sa babaeng minamahal namin, ay nangungulila kami sa yakap at halik niyo. Pagpapaliwanag niya at naintindihan naman ito ni Clay. Ganun pala yun? Ibig sabihin, araw-araw kang nangungulila sa halik at yakap ko? Napangising tanong ni Clay sa asawa, dahilan para mamula ito. Well, kagaya nga ng sinabi ko, mahirap pigilan mahal. Saka sa'yo lang naman ako ganyan eh. Sa inyo lang ako ni Ari malambing at maangas ako sa paningin ng iba. Anya na nagpatawa kay Clay. Nagulat sila nang sabay silang humikab. Hudyat na inaantok na sila. Tulog na tayo mahal? Tanong ni Clay sa asawa niya at kaagad naman itong tumango. Inayos muna niya ang pinagkainan niya bago sila umakyat sa kwarto nilang mag-asawa upang magpahinga na. Kaagad na nahiga silang dalawa sa kama. Niyakap naman kaagad ni Anthony si Clay nang makahiga sila bago niya ito hinalikan sa noo. Good night mahal ko. Sad ni Clay kay Anthony. Good night din mahal. Sagot niya sa asawa bago ipinikit ang kanilang mga mata. May mga naging hadlang man sa pagmamahala nila ay hindi nila ito hinayaan na manaig sa kanilang pag-iibigan. Nakaramdaman ng pagkatorpe at selos si Anthony ay hindi niya hinayaan na maging hadlang yun para masabi niya kay Clay ang nararamdaman niya. Nilakasan niya ang loob niya dahil ayaw niyang maagaw pa ng ibang lalaki sa kanya si Clay. Naging matatag ang relasyon nila at hindi kalaunan ay nagkaroon na sila ng dalawang supling. Nagkakaroon man sila ng mga away paminsan-minsan pero hindi yun nagiging dahilan upang maghiwalay sila. Dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa, ay mas lalong tumitibay ang pagtitiwala nila sa isa't isa. Unti-unting lumalaki ang pamilya nila at mas lalo silang sumasaya. Hindi inaasahang pagmamahala ng dalawang tao na palaging nag-aaway at nag-aasaran ay nauwi sa pagmamahalan at nagkaroon pa sila ng pamilya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at lalong-lalo na po sa ating mga supling tagapakinig, kaya shout out po kay Ma'am Doris from Japan, Casey OFW from Qatar, Zenny Vignoria from Geneva, Switzerland, Melenia Frondoso, at Jana Labid from Saudi Arabia. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.